Bata pa lamang ako, nakatatak na sa aking isipan ang pagpasok ko sa seminaryo. Gusto kong maging isang pari. Gustong gusto ko. Nais ko maibahagi ang salita ng Diyos sa nakararami. Yung para bang tinawagan ako ni Jesus para maglingkod sa Kanya. Ako si Marcela. Bad girl nga kung sabihin ng iba. Bisyo rito, bisyo doon, kasama ng mga kaibigan ko. Suki na nga kami sa guidance eh. Pero pinagsasawalang bahala na lang namin to. Wala eh. Sanay na. Gusto ko ng gantong buhay. Masaya lang. Walang iniisip na sino man. At walang pakialam sa iba. Minsan naisip ko, bakit nga ba ganito ako? Pero wala eh. Dito kasi ako masaya. Isa nga si Father Jose sa rason kung bakit ko ipinagpatuloy ang pagpasok ko sa seminaryo. Nagsilbi siyang inspirasyon sa aking bokasyon. Tila ba gusto kong maging katulad niya balang araw? Meron nga siguro akong calling sa Panginoon. May pinagkatiwala sa akin si Miss Asuncion. Ito ay ang gumabay sa isang seminarista. Siya ay si Rex. Siya nga. Siyang nakabanggaan ko noong unang pagpasok ko sa kumbento. Araw-araw ko siyang sinusubaybayan, mapakilos, galaw, at salita. Kasi nga, yun yung naate sa akin eh. Para na nga akong anghel kung makasubaybay. Isang araw na dapat isang normal lang na araw, may isang papel na nagpabago ng lahat. Alalang-alala ko pa noon nung bago pumanaw ang aking ina. May binigay siyang isang rosaryo sa akin. Ang sabi niya, buksan ko ang aking loob para sa Diyos. Sapagkat kailangan natin magtiwala sa Kanya. Mawawala ang lahat. Pero isa lang naman sigurado eh. Hindi Kanya iiwan. Sa araw na ito ay siyang pagpasok ko sa kumbento. Kuya, masaya ba dito sa seminaryo? Kuya, hello? Uy, kuya!
Napipinata ako. Alis na nga. Natatandaan ko pa kung paano ako kumarap sa iyo bago ako pumasok ng seminaryo. Ngayon, muli akong haharap sa iyo para humingi ng tawad. Tawad dahil nahulog ako sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa araw na ito ay siyang paglabas ko sa seminaryo. Napaka mapaglaro nga naman ng tadhana. At sa pag-alis kong iyon, ikaw pa ang nakasalubong ko. Ikaw ang dahilan kung bakit pinili ko ito. Sino nga ba mag-aakala na ikaw pa ang makakapagpatulak sa akin? Samantalang, nakakasalubong lang naman kita noong mga araw. Mga araw na tila, hindi ko alam kung ano nga ba ang direksyon ko sa aking buhay. Pero ito ko ngayon, nakaharap sa iyo at nagpapakilala na ako si Marcela. Bad girl na kung sabihin ng iba, pero noon yun. At ngayon, ako isa ng tagapagsilbi ng Diyos. At sa huling pagkikita natin, nais kong malaman mo na naging parte ka ng buhay ko. Hindi man ako nagtagumpay sa aking misyon, hindi ito nangangahulugan na isang kabiguan. Ang dahil alam ko, iyon ang gusto ni Rex. Iyon ang pinili niya at doon siya masaya. Hindi naman siya nawala sa landas. Ang dahil alam ko na ginagabayan siya ng poong nasa taas. Punta ka na. Mommy, wow! Bigat na ako. Pwesto na, pwesto. Set. Dali, lakad! Bea! Nag-video siya yan? Walang titingin, tita! Bea! Lumipaan ang aming team patungo sa Mother of Good Gospel Seminary. Sorry, sorry.
pinaka... Bangga! Pwede pa rin mo, Ana. Bangga! Hindi mo kayo... Bangga! Sean! Bangga! Go! Go! Basa, basa. Tingin! Upo na po. Tapikan niya po, sir. I am a flower fading. Hi, Bea. Go. Tingin. Dito. Focus. Focus on me. So, nakikita niyo po. Wow. Hindi naman din na focus. 1, 2, 3, go! Go!